Hello guys! So, dito na naman tayo. So, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay Sabado. So, may time tayo para gumawa ng video. So, anong topic natin ngayon? So, pag-usapan natin ngayon guys yung ano. Again, Deped Commons ulit ang pag-uusapan natin. Kasi nga, ito yung ano. Hanggang ngayon guys, may mga naririnig pa rin ako at nababasa pa rin ako mga comment na hindi pa talaga nila naiintindihan yung ano. Ano ba talaga si Deped Commons? Paano ba siya nagsimula? Ano ba yung pinagsimulan niya? So, yung mga ganong bagay, bakit dalawa yung ano natin, repository natin? Meron tayong LRMDS, yung LR portal, at meron din tayong commons. Isa pa dyan, maraming doubt na naririnig ako. Sabi nila, yung mga ano naman, learning material sa Deped Commons, hindi naman ako UA yan. So, bakit hinahayaan ng DepEd na masubmit yan tapos na mabasa ng ano, tapos nag-o-ano kami, marami tayong comment. So, may mga ganun bang tanong? So, importanteng masagot natin yon. At sa palagay ko, importanteng may paliwanag ko sa inyo. So, bakit ganun ang setup ni Commons? Pero, ang paliwanag ko ay susuportahan natin ng ano, ng isang valid evidence na hindi lang ako talaga yung mag-i-explain. Ang kasama ko dito mag-i-explain si Yusek Alain. In fact, alam niya na gagamitin ko yung video niya na ano about sa interview, yung interview sa kanya ni Globe. Kung hindi niyo po na ano yon, napanood yon, napaganda po noon. So yun po yung ano, kumbaga uulitin ko lang. Ipi-play ko lang po ulit yung mga sinabi ni Yusek para maintindihan nating lahat. Dahil ako kahit ako mismo nung napanood ko yung interview kay Yusek at talagang naintindihan ko talaga yung paano ba tatakbo si Deped Commons. At the same time, nung pinanood ko siya uli habang ginagawa ko tong video na to, mas lalo ko naintindihan what is the deeper meaning or the deeper understanding about Deped Commons. So, para sa akin napaganda siya. Na-appreciate ko siya ng gusto nung mapanood ko yung mga explanation ni Yusek. Kaya andito ako ngayon para ipanood din sa inyo, ipareview sa inyo, no, at ipareview at para malaman nyo rin uli na talagang kung ano yung purpose talaga ni Deped Commons sa atin at bakit meron tayong dalawang LR portal. So, panoorin nyo po to hanggang sa huli at please pa-share po nito. Pa-share nyo po ang video na to para po ito ay kumalat at maintindihan ng lahat ano po talaga ang Deped Commons at ano ang layunin nito. So, sige po, go na tayo. Ang mga video po na aking gagamitin sa video na ito ay hindi ko po pag-aari. Ito po ay nakita ko at napanood ko sa Facebook page ng Globe My Business. Dito ko po siya nakita. Kung nakikita nyo, nasa likuran ko po. Diyan ko po nakita. Ito po yung actual date ng na-air nila yung ano. Nung na-air po nila yung video. April 21. So, actually matagal-tagal na po siya. At napansin ko lang kasi napaganda ng mga explanation ni Yusek. At nabanggit ito sa akin ni Sir Mark, kaya hinahanap ko ulit ito. At ngayon po, ito po ay ibabahagi ko sa inyo. So, inuulit ko po, ito po ang mga video na ipapakita ko ay hindi ko po gawa. Ito po ay pag-aari at pag-aari ng Globe Philippines. So, ito, minsan alam ko marami nagtatanong sa atin, bakit ba naisipan ni DepEd na gumawa ng ano ng DepEd Commons? Meron na tayong ano, LR portal. Bakit gumawa pa siya? Ano ba talaga yung ano reason? Bakit naisip ng DepEd na gumawa ng DepEd Commons? So, pakinggan natin yung ano, yung explanation ni Yusek Alain tungkol dito. So, this is a 5 minutes video. Wala akong kinat dyan kasi maganda yung explanation niya para sa akin. Appreciate ko yan. So, sana ma-appreciate nyo din. So, panoorin po natin guys. Of course, ang tingin palagi dyan, ang pag tinignan mo yung pamilya na naka-quarantine, ang una nilang problem dyan is, of course, food. No? That's the most basic item that they need to address is the food that they would be eating 3 times a day. So naka-focus sila doon. No? Pag na-solve mo kagad yung food, at alam mo ang secure ka pagdating sa pagkain, yung susunod mo doon ng problem siguro ng mga parents ay what to do with the kids, no? What would make up their time of having 24 hours a day kasama mo yung mga kids sa bahay,
hindi kayo umaalis, nandun kayo lahat. So talagang challenge sa parents na bigyan yung mga kids, yung mga children, ng gagawin nila. Kaya in that aspect, we try to imagine ano yung pwedeng gamitin ng mga estudyante o ng mga learners na pwedeng itap ng mga parents. So that's basically the idea why we came out with the DepEd Commons, no? And this is also the thing that we ask our teachers to connect with the children na nung nag-start na yung quarantine. Para sa ganun ay may gawin pa rin yung mga bata sa pamilya, no? Kaya so we encourage them to read books, go back to their lessons, or explore DepEd Commons, or anything that the children can do while inside the house, no? Pagkakataon na ito, bukod dun sa bonding ng pamilya, kung paano sila mag-usap, this is the time where they eat together and they are all in the house together. Wala naman choice, eh. Nandun sila lahat, eh. No, kaya magiging madalas dito yung parenting talaga rito, diretso na. At saka you don't have any reasons, you don't have a job, you don't go to work, hindi ka nagmamadali, no? Lahat ito puro relaxation, no? Puro nandun ka lang sa loob ng bahay. So you schedule sa bahay. I have two kids and my two kids are all teenagers. Ang nung una, nilimit namin yung internet, no? Dahil usually pag school days, puro internet yan, research, kausap niyo yung mga kaklase, etc. Nilimit namin. Sabi namin, you have to work for some tasks at home and earn points to get some internet hours. So they started watering the garden, nagluluto, nagpre-prepare ng pagkain, everything ginawa na namin ng paraan para sa ganun they also experience. And now, they can now cook. Yun nga lang, minsan pagdating sa gabi, may lumalabas ng kwarto, nagluluto na lang, no? Kasi nagugutom. But they have that kind of activity now, which dati, wala yung opportunity ganun dahil busy lahat sa magpahinga, magtrabaho, mag-aral, etc., no? So nagkaroon ng opportunity ngayon talaga during this quarantine na mag-explore ng other means. So we try to put that in a situation kung how do we now complement the parents in providing some education or basic education to their children. So yan yung talagang tinignan namin na baka ito pwede nating gawin. So no matter how imperfect it was or it is, pinasok na namin yung DepEd Commons kaagad. Parang platforms siya na pwedeng pick up dito si parents, pick up dito si teacher, pick up dito si learner, hanggang tuloy-tuloy yon at mukhang nangyari yon. And then they parang nagkaroon sila ng new toy, and in using that new toy they learn something, they went to their previous lessons, they read new ones, yun na yung magtutuloy-tuloy. Hopefully we can do it better. So ngayon, napanood nyo yung mga sinabi ni Yusek. So, alam nyo na, may idea na kayo sa paano nagsimula yung DepEd Commons, ano ang pinaghugutan, ano ang dahilan. So, kung hindi nagkaroon ng ECQ, wala tayong, walang DepEd Commons. So, bali, inisip natin, ang inisip kasi ng Department of Education, paano natin ma-deliver ang quality education even though yung mga anak natin, yung mga learners natin na sa bahay, dapat hindi mag-i-stop ang service ng DepEd. Yan ang laging sinasabi sa akin ng SDS ko, na kailangan i-continue pa rin despite of this crisis. Kailangan yung service ni DepEd tuloy pa rin, hindi lang sa atin, hindi lang sa mga employee niya, kundi sa mga kids. Kasi primary client natin yung mga bata. Yun ang sa mga opinion ko. Yun ang natin, yung focus natin. So yun, pinost ni Yusek. Oh, not only Yusek but the team of team sa Yusek ay team sa central office, pinost nila si DepEd Commons. Kaya sinilang yan because of this ECQ. So, yun ang answer natin. Yun talaga yung sagot dito sa ECQ para ma-deliver pa rin natin yung quality education sa mga bata natin. Pero hindi pa yan talaga yung history. Ituloy natin, panoorin natin yung iba pang explanation ni Yusek.
Yung nagkaroon tayo ng pandemic, ang unang sagot, ang unang tanong ng parents diyan, unang tanong ng mga parents diyan is paano na yung graduation? Paano na yung exam? Paano na ba 'yon? So marami talagang tanong. So may mga sagot ang ano diyan, may sagot ang DepEd at lalong may sagot si Yusek diyan. So panoorin natin kung anong sinabi ni Yusek doon. The first sentiment of the parents at the moment that ang tanong nila dyan, tuloy ba ang graduation? Yan yung una nilang tinatanong dahil importante ang graduation. So tinatanong nila, tuloy ba ang graduation at kailan ito? So actually, the answer of the department is that the graduation is postponed for the meantime. We'll have to undertake it later on if circumstances would change. And if the situation would warrant to have a graduation, then the schools will have their own graduation at that time. Pero so napansin nyo dati, nagkaroon pa ng mga issue no, na magkakaroon tayo ng online graduation. Yung mga marami, actually marami na ako nakita mga post sa Facebook, sa ano, sa internet na marami na nga nag-start na mag-post sila ng mga ano, online graduation. Pero later on, nag-release si DepEd na postpone muna. Gaya nga lang sinabi ni ano, gaya nga lang sinabi ni Yusek, postpone muna yung online graduation natin. So yun. So lahat ng plano medyo na halt muna. Standby muna lahat ng plano natin. At the moment, we have postponed graduation. So ang pangalawang tanong naman nila ngayon ay kailan po ba ang school opening? O sa June ba o at a later date, no? That subject matter is being discussed now by the DepEd. We are now discussing whether to start it on June or maybe to move it on July or August. So tuloy-tuloy pa yung discussion dyan. Everything is being dictated by what is happening in Metro Manila and in other parts of the country. And everything would depend on how we contain COVID-19 and how we would undertake measures, precautionary measures on how to address this thing. Okay na tayo sa usaping graduation. Alam natin na naka-standby ang graduation natin. Halt muna yan until further notice. So, alam yung open yung classes. So, malabo pa. Hindi pa rin natin alam kung matutuloy sa ng June, August, o September. Pero pagkakaalam ko, based dun sa latest na na-release, baka September na. Pero marami pang pagbabago. So, yun lang yung ano. Yun lang yung narinig ko sa patingin sa tingin ko baka September, pwedeng August, so standby pa rin tayo diyan. So importante na, ang importante sabi ko nga, ma-deliver natin kung ano talaga yung needs ng mga learners. So ituloy natin yung panonood sa video ni Yusek para malaman talaga natin ano ba yung gagawin para sa mga learners. Ano ba talaga yung ano, para alam natin ano ba yung kinalaman ni DepEd Commons doon. So tuloy tayo. Naman sa learners, dahil nagkaroon tayo ng what they call this disruption or suspension of classes, we really made a quick quick launch of an online platform we call the DepEd Commons. No, yun yung sinimulan natin. Kaya by uploading the or by making live the DepEd Commons, kahit na hindi pa ito perfect, hindi pa ito naayos, kulang-kulang pa, marami pang mga shortcomings, pero dahil naka-quarantine na lahat at kailangan na masagot pa natin yung 2, 3, or 4 weeks of classes na na-suspend, inap na namin. And we're glad to have done that. From about 3 weeks now or 4 weeks, we already have a 4.2 million unique users. And this is unprecedented. We did not expect to have this kind of unique users. And I think this will double up because Globe has granted us free access. So yun nga, napansin nyo, kung napanood yung mga series of videos ko, talagang nag-blow up talaga. So napakaganda, maraming naka-appreciate sa DepEd Commons natin. So boom, parang ganun yun. Nag-start lang sa maliit, biglang lumobo, ngayon lahat ng region, lahat ng ano, nag-access na. Yung mga series of ano ko, meron akong ginawang video na naka-rank doon eh. Na naka-rank doon kung sino yung mga region na malalakas talagang gumamit ng ano, mag-browse sa DepEd Commons natin. Ando doon. Tapos ang isa pa sa pinakamaganda diyan,
na naayos ni Yusek yung sa Globe. Globe dati kasi dito nung ginawa niya tong video na to, Globe pa lang yung ano, pre-access. Pero ngayon sa current, sinasabi ko sa inyo guys, Smart, Globe and Smart, lahat ng network natin dito, yung dalawa, actually dalawa lang naman 'yan. Dalawa, Globe saka Smart, yung biggest telco natin dito. Libre na po. Libre na po ang access ng DepEd Commons. Basta lang within the domain siya. Na-try ko na 'yan. Na-try ko na. Hindi po peke 'yan, effective po 'yan. May video po ako about that. So check nyo lang yung ano ko, yung pre-access explain. Na-explain ko po doon. So actually hindi naman ako zero load doon, pero meron akong 4.5 something na tandaan ko. Pero that is enough para maano mo, ma-download mo. Actually yung apat na 4.5 pesos ko doon, actually totally wala na yun eh. Kumbaga zero na yun, kaya hindi natin pwede sabihin pege ito. Basta within the domain ka, pre-access talaga siya. Pero lagi ko nga pinupo sa inyo, depende yon sa signal. Kahit sinabi ni Yusek na pre na yung Globe, pre na sa Smart, kung ang signal mo is wala ka naman signal sa lugar mo, hindi mo rin siya ma-access guys. Yun yung dapat na maipaliwanag natin. Kasi may nababasa ko kahit dun sa mga comments sa YouTube ko na yun nga daw, nahihirapan sila mag-access. Yes, nahihirapan kasi consider natin yung tinatawag nating demographic location. Hindi lahat natatagos ng ano natin, ng cellphone, ng mga telco. Hindi lahat yan. Actually, 30% pa yan. Later on, explain ni Yusek yan. Siguro sa part 2 ng ano na to, malaman natin yan. So, pero pinakamaganda yan, pre-access tayo. So, kahit walang load ang bata natin, basta considering na maganda yung signal, go tayo dun guys. Wala tayong magiging problema dun. Ma-access nila si DepEd Commons. Sige, tuloy po tayo. On DepEd Commons. So when we are announcing to the public na kapag subscriber ka ng Globe at saka TM, you can use DepEd Commons kahit wala ka load. So yun nga yung emphasis ko, yung ginawa po tong video na to, sinabi ni Yusek, yung Globe pa lang yung approved talaga. Then later after this video, meron na up to this time, libre na rin po ang Smart. So kung maririnig din niyo dito na mention ng Yusek na Globe lang, kasi nung time na ginawa tong interview sa kanya ng Globe sa Sineskwela ano, Globe pa lang po ang merong pre-access. Nauna kasi ang magbigay ng pre-access ang Globe, kaya nagpapasalamat po ako sa Globe at kayo po yung una nagsimula. So nung nalaman ko na nagsimula na kayo magbigay ng pre-access, inisip ko na agad susunod na ang Smart dyan. So tama po tayo ngayon po, pre-access na tayo within the domain. Sige, tuloy po tayo. Oh, hindi ka na matcha-charge ng load. So imagine 4.2 million already accessing DepEd Commons with load. How much more kung walang load? Oh, magki-triple, baka mag-double, triple pa ito. And I think we have made that right decision there of uploading it. And in the process now, kandarapan naman kami ngayon sa pag-upload ng mga contents at saka sa mga pag-train pa ng mga teacher, gumawa pa ng mga contents. So tuloy-tuloy yan. And I hope everybody will contribute to that. So yun na. Boom! Okay na. Talagang totally blown na si ano. Full blown na si ano, si DepEd Commons. Marami nang uma-access. 4 million unique users, something like that. So marami every day. So napakadami nun. Kaya effective talaga yung pag-launch ng DepEd Commons natin. Then after that, may mga nabasa ako mga comments. Bakit ano lang? Bakit public lang? Pwede bang i-access ng ano yan? I-access na rin ng private school? Yes, yes. Effective na yan. Nangyari na yan. Check nyo tong ano. Sinabi ni Yusek yes, dito. We are going towards that. Kaya nung una nga sabi ko, NCR pa lang yan. Tapos naging Luzon. Tapos dati, public schools lang. O ngayon, sinama na natin yung private schools. Eh, lumaki pa lalo ngayon dahil ang access mo ngayon sa DepEd Commons, pag Globe or TM subscriber ka, libre na. So, there's no more question now of wala kaming load. So, actually guys, kahit nabanggit ulit ni Yusek na naka-TM ka. Actually, sabi ko nga, yung video na ginawa ni Yusek, dati pa, nauna yan. Pero ngayon guys, kahit anong cellphone mo, kahit anong load yan, kahit anong network yan, libre yan. I-try mo.
i-try mo. Pag di ka maka-access, comment ka sa baba, sasagutin ko yan. Pero please i-consider mo yung signal. Napaka-important factors yan. Dapat may signal ka. 4G, 3G, tell mo, sabihin mo dyan, maka-access ka doon. 3G mabagal yan, pero possible ma-access mo pa rin ng DepEd Commons. Dahil ginawa yan para sa atin, sabi nga ni Yusek, naka-open na din yan para sa private school. Hindi natin, porket private school, iwanan natin, hindi. Bibit-bitin natin lahat yan. In a time like this, sama-sama tayo. Mapa-private ka man, mapa-public ka man, bibit-bitin ka ni DepEd. Maniwala kayo sa akin. Sige, continue tayo guys. When we launched the DepEd Commons about 3 weeks ago, or even 4 weeks ago, ang framework pa lang namin noon ay we are addressing the National Capital Region. Kasi ito yung ECQ lang at the time. Remember nauna yung Metro Manila. And when we focus on Metro Manila, we know that the penetration of the internet and cell phones in Metro Manila is almost 100%. So doon kami nag-focus muna Metro Manila. E anong nilaunch yan, ang target talaga dyan is how to deliver basic education through the cell phones and through the internet in Metro Manila. And we have about almost 100% audience for that. Okay. So yun guys. So yun nga. Yung DepEd Commons, unang-una, dinesign talaga ng DepEd yan para sa Metro Manila only. Yun lang yun. Dahil sabi nga ni Yusek, sa Metro Manila, 100% ang penetration ng cellphone, ng mga cell site. So yun talaga yung original plano. So nangyari lang kasi, lumaki na yung ECQ. Then hindi mo ang problema kasi pag nilagay mo information sa net, hindi mo pwedeng i-contain 'yan. So marami makaka-discover 'yan, maaling yung learner sa Manila, kinausap ni pinsan niya, o meron kami dito DepEd Commons, paki-check mo nga. O so ang kakalat 'yan, guys. Kasi maganda eh, basta maganda yung platform na pinapakita mo, mabilis kumalat 'yan. So yun, yung sabi ko nga kanina, talagang ano siya, nag-blow na. Talagang kumalat na yung DepEd Commons sa buong Pilipinas. So, na-intended only sa ano lang, sa Metro Manila. Actually, nag-uusap-usap kami dati. So, although hindi ko ganong kaano, release that part. So, actually, nag-uusap-usap kami dyan, guys. So, napansin namin na lagi nag-worry kami dati. Ano, kaya-kayanin ba ng server yan? So, dahil kasi ang unang intended lang, Metro Manila, tapos Luzon, tapos napansin namin, talagang dumadami na. Kasi, yun nga, nakikita namin sa analysis na talagang dumadami yung, yung mga tao, biro nyo, 4 million na talaga yung nag-access. So, yun kaagad, buti na lang, si director, maagap siya. Sige, habang dumadami ang nag-access kay Commons, lumalaki din yung bandwidth na binibigay namin. So, magaling yung nito guys. Magaling yung dito. Nag-create nito yung programa nito. Hindi ko nababanggitin. Pero, napagaling niya. Inaayos niya talaga lahat. Binabalance niya. So, actually, wala akong ganong alam sa programming ko. Kahit konti. Basta sa web programming, bobo ko dyan. So, pero napansin ko siya. Talagang inaayos niya. Sinasabayan niya. Kung maglo-load to, meron ka agad siyang effective na plan. So, inaayos niya yan. Kaya kung mapansin nyo, kahit sa millions na yung uma-access sa natin, sa DepEd Commons, binabantayan niyan. Ganun kagaling yung yung mga tao behind the DepEd Commons. So, hindi ko na babanggitin kung sino kayo. Pero alam nyo naman kung sino kayo. At for sure, hindi kasi ako yung tamang tao para magbigay sa inyo. Pero, yun nga, malaking pasasalamat ko sa inyo dahil naayos nyo. Kahit madami na yung uma-access sa DepEd Commons na mamanage nyo pa rin. At si director, wala akong problema kasi yung mga tao ni director, magagaling din standby habang lumalaki yung bandwidth, ina-adjust talaga nila yung server na pinagaano niya. Yun ang maganda sa atin ngayon. Yun ang napakaganda nangyari sa DepEd Commons. Lumalaki siya, nasasabayan natin without limit. So, go, tuloy tayo. So, guys, tuloy tayo, no? So, ano ba yung nangyari? After yung dapat yung original plan na dapat NCR lang si DepEd Commons, sa NCR lang siya. Yun ang original plan, kaya nga lang, lumaki. Lumaki si ECQ, kumalat. Then, at the same time, kumalat yung nakakaalam sa DepEd Commons, marami nag-introduce.
maraming ano, yun kasama yung mga nakapanood ng video ko, naintindihan nila ng gusto. So yun na, kumalat na. So maraming salamat sa inyo guys, kasi alam namin talagang in-access nyo talaga yung DepEd Commons. So tuloy tayo. Tuloy tayo sa explanation ni Yusek. Pakinggan natin siya. So ngayon, nung kumalat na yung lumaki yung quarantine at Luzon and other areas, we found out also that the different regions have started also accessing the DepEd Commons. Hindi nga NCR ang pinakamataas eh pagdating sa DepEd Commons. It's Region 4A. Oh, that's the highest number of unique users. Oh. Kaya nung tinignan namin, it's becoming national now. So we try to make enhancements. So yun nga yung sabi ko kanina guys. Yun nga yung sila ina-explain ko kanina. Yung mga tao behind the DepEd Commons, ang gagaling nila. Sobra. So kasi habang dumami, habang lumalaki yung nag-a-access sa commons, ano yan, sinasabayan nila, ina-adjust nila yan. So ewan ko lang ano, pero hindi ko pa nabalitaan na nag-down si commons. Wala pa ako nababalitaan. Maaring nag-down siya na hindi ko napapansin, pero yun nga, nakita ko, talagang nakatutok yung mga tao ni Yusek dyan. Talagang pinatutukan niya ng gusto yan. Kaya kahit na millions, po millions unique users, so wala tayong problema. So nakaka-survive, nakakaya yan, nakakaya ng ano, nakakaya ng server natin yan. So yun ang maganda. Tapos si Director Abram, naka-standby din sa mga tao niya na minomonitor din na pag lumalaki din bandwidth na kailangan, nag-a-adjust tayo. So ganun ang ginagawa natin. Ganun ka-importante yung mga learners natin na kailangan hindi nila ma-experience yung lagging, yung mga ganun, lalo kung connected sila sa internet. So nakaka-experience lang siguro nang di maka-access, syempre yung mga dead spot, sabi ko kanina, meron pa tayong remaining 30%, i-discuss ni Yusek later yan. So yun nga, ganun tayo, ganun natin ano, sana ngayon maliwanag na sa inyo paano tinututukan ng DepEd, yung DepEd Commons, na paano nyo yun inaalagaan para lahat ay masigurado natin na ma-access talaga ng lahat yan. Yun yung ano natin, yun yung talagang main goal natin. So guys, go, tuloy tayo. So that's ends our part 1. So na discuss doon. Hope na ipaliwanag ko with the help of Yusek's explanation. Paano ba sinilang si DepEd Commons? Ano ba talaga yung ano purpose niya sa buhay ng mga learners natin? Kasi itong part 2, i-discuss ko sa inyo paano masasagot yung mga tanong ninyo about sa mga QA, sa quality assurance, sa mga credibility ng mga ina-upload sa commons, ano pa paano mangyayari, paano maging credible 'yan, kasi ngayon marami tayong nagsasabi hindi na QA 'yan, bakit pinayagan ng DepEd? Sasagutin natin 'yan sa part 2. Panoorin niyo lahat doon, pati yung benefits na makukuha ng mga teacher na gumagawa, na nagko-contribute sa DepEd Commons. Hindi po kayo pababayaan ng DepEd. Maaring alam niyo na 'to, maaring hindi niyo pa alam 'to. Please panoorin po natin ang part 2 series. Ang series to, yung part 2 series ko tungkol sa DepEd Commons.